Good evening, guys. So for our tonight's vlog, so tatry tayo magpakita sa inyo ng immature granulocyte or yung ating early myeloid. Actually, nirequest to ng isa nating kamorph na sabi niya, magpakita naman tayo, mag-discuss naman sana tayo ng early myeloid cells. So subukan natin, susubukan kong ipakita sa inyo to. So ang patient na to, actually, nakalimutan ko na kung anong history ng patient na to, pero marami siyang blast cells. And then also, nga pala, first time natin magagamit sa vlog itong ating binili kong microscope. So, hopefully, mapakita ko sa inyo na ayos. So, bali siya, naka-connect siya sa yung microscope, mismong microscope, naka-connect siya sa mismong laptop. So, parang nagtatransmit yung image na nakikita ko sa microscope sa ating laptop. So, ayan. So, simulan na natin. So itong malaking cell na to, although hindi visible yung kanyang nucleolus or nucleoli, blast cell siya. Katulad nga ng nabanggit ko sa previous vlog natin, yung mga characteristic ng isang blast cell. So malaki yung size niya kasi nga siya yung pinakabatang cell sa ating myeloid cells, and then also high yung NC ratio. Kapag sinabing high yung NC ratio, mas malaki yung size ng nucleus niya sa cytoplasm compared sa cytoplasm. And then yung cytoplasm, basophilic yung color. So kapag sinabing basophilic, darker yung kulay ng cytoplasm, pwedeng dark blue, so ganyan. And then also, fine yung kanyang chromatin pattern. So kapag sinabi natin fine yung chromatin pattern, ibig sabihin, pag fine, para sa akin, may de-describe ko siyang parang makinis. Dahil nga bata siya, so parang yung kanyang nucleus niya or yung chromatin ay very fine or makinis. Compare natin dito, di ba? Ito yung matured neutrophil natin. And then dito, di ba? Itong tatlong to, matured neutrophils yan. So, ibang-iba talaga yung tsura niya. So, yung isa naman na to, mukha siyang myelocyte para sa akin. Although, hindi siya masyado mag-granules. Pero kung i-deep count ko siya, isasama ko siya, ika-count ko siya as myelocyte. And then ito, myelocyte din siya. Yung isa naman na to, ito maganda to. Kasi, lalo na kung makikita nyo sa mismong microscope. Yung granules niya, para siyang granules ng basophil. So, basophil siya, pero medyo bata siya. Kung makikita natin, i-describe natin yung kanyang nucleus o yung nuclear pattern niya. Bata siya. So, para sa akin, pwede ko siyang sabihin na myelocyte, na basophil siya na myelocyte. So, ayan. So nga pala, yung pagpili nga pala ng correct field para sa ating pagbasa ng slide. So dapat kasi medyo hindi nagdidikit-dikit yung ating red blood cell. Pero dahil nga gusto ko ipakita sa inyo yung mga cells. So doon ako pumunta sa medyo thicker area. So ito. So ito, blast cell pa rin siya. Yun, meron siyang nucleolus. And then ito, dahil sa, medyo meron siyang indentation. Kapag sinabi natin indentation, parang nagkaroon ng bent sa nucleus. Yun nga, characteristic ng isa sa characteristic na ating metamyelocyte, yung pagiging bean shape niya. Although ito ay hindi pa medyo bean shape, and then also wala siyang medyo granules. Para sa akin, tatawagin ko siyang myelocyte pa rin. Pero meron kasi nga, katulad nga sabi ng trainer ko, pwede siyang kasi maging, may mga stages pa rin naman yung myelocyte eh. Pwede siyang early myelocyte or late myelocyte. So pwede siyang maging late para sa akin. Kumbaga nagsisimula na siyang maging metamyelocyte. So parang ganoon. So hindi pa siya ganoon ka-indented yung kanyang nucleus, pero papunta na doon. So itong isa naman to, myelocyte pa rin siya. Ito, pwede ko sabihin metamyelocyte itong isang to.
Ay, teka. Hindi pala. Sorry guys. Kasi sa kanyang mismong film, mukha siyang blast. So, although yung size niya ay hindi ganun kalakihan, pero mukha siyang blast. Ito. Maganda yung isang to. So, itong isang to, ito yung tinatawag naming apoptotic cell o yung parang dying cell siya. Nucleus siya, pero kumbaga matanda na siya. So, nagiging apoptotic cell na siya. So, ayan. Hopefully, may makita tayo from myeloid para ma-compare natin o mapakita ko sa inyo. So, yung isang to, so, yung isang to, blast cell siya. Pero kung mapapansin nyo, yung kanyang nucleus, parang kakulay siya ng monocyte. So, para sa akin, pwede siyang monocytoid lineage. So, nanggaling siya sa monocyte. So, ayan. Meron siyang 1, 2, 3 na nucleoli. So, ayan. So ito guys, makita nyo, meron siyang granules. Para siyang primary granules, para sa akin parang primary granules siya eh. Pero hindi ko siya makita yung kanyang nucleoli o nucleolus. Pero para sa akin mukha siyang promyelocyte. So ayan, dahil sa kanyang primary granules and then yung size din niya, malaki rin compare natin sa mature neutrophils. Dito pala sa kanyang mismong film sa microscope, parang ito yung kanyang nucleolus. So, ayan. So, ito. Para sa akin, mukha siyang promyelocyte. So, ayan, nakakita tayo ng isa. So ito naman blast cell siya. So ito blast cell siya. Ito naman monocyte siya na medyo deforming itsura niya. So wala pa tayong makikita myelocyte. Kita ko sa inyo ito. So blast pa rin yung isang to. So, yan, blast siya. So, ito visible lang kanyang nucleolus. May isa siyang nucleolus. Makikita nyo. So, yan. Tayo matamayos. Yeah. So ito blast cell din to. Ito nasa gitna. Ay nasa gitna, nasa baba pala. Yan. Blast cell pa rin siya. So ito mukha siyang basophil. Batang basophil actually. Wala akong makita myeloid yata. Pero yung metamyeloid kasi natin, meron siyang secondary granules and then also yung kanyang bean-shaped na itsura.